Five, four, three, two, one. Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Para sa inyo, mga kaate, mga kabarangay, mga kaibigan, kapatid, kamarites, gumawa ako ng sarili kong content para mapaiba naman. Pero may arte pa rin. Hello mga kaarte! Kwentuhan muna tayo. Ang iginuguhit ko ngayon dito ay photo history ng dalawang lineman kung saan sinubukan niyang iligtas ang kanyang co-worker. Ang larawang ito ay kuha ng isang one of the best photographer na nagngangalang Rocco Morabito. At ang litrato ay pinamagatan niyang The Kiss of Life. Ito'y hango sa tunay na buhay at tumatak sa kasaysayan. Hayaan niyong ikwento ko sa inyo ang kaunting nalalaman ko sa historyang ito. Noong August 30, 2021, ay lumabas ang article na ito habang ako'y nag-research. Mag-curious lang naman ako sa picture, kaya binasa ko yung article at na-inspire ako sa kwento. Nakakamangha at nakaka-touch talaga ang kwento kung saan napagtanto kong ang mga ganitong tao pala ay kahanga-hanga at dapat saluduhan. Kaya napag-desisyonan kong ito'y iguhit at gawing isang inspirational sketch. Credit to the owner of Potu, Rocco Morabito. Well, bago ko muna simulan, huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa aking channel, mag-like at mag-comment na rin. Salamat! The Kiss of Life, 1967. Ito ay kuha noong 1967 ni Rocco Morabito. Ang larawang ito ay tinawag ng The Kiss of Life, kung saan ipinapakita rito na ang utility worker na nagngangalang J.D. Thompson ay nagbigay ng mouth-to-mouth resuscitation sa kanyang co-worker na si Randall J. Champion. Matapos itong makita na unconscious, gawa ng hindi sinasadyang masakit ang low voltage line. Kasalukuyang ginagawa nila noon ang kanilang routine maintenance nang hindi sinasadyang nahawakan ni Champion ang isa sa mga low voltage line na nasa tuktok ng utility pole. Ang utility pole ay isang column or poste na kadalasan ay gawa sa kahoy na siyang ginagamit upang suportahan ang mga overhead power lines at iba pang mga public utilities kagaya ng mga electrical cable, fiber optic cable at related equipment kagaya ng mga transformer at street lights. Ang kanyang safety harness ang dahilan kung kaya hindi siya nahulog at paakyat na noon si Thompson nang makita ang kanyang sitwasyon at mabilisan siyang umakyat upang maabot niya si Champion at doon niya isinagawa ang kanyang walang pag-aalinlang mouth-to-mouth resuscitation. Sa mga oras na yon ay hindi niya maaaring isagawa ang CPR dahil sa kanilang sitwasyong nasa poste sila. Pero ipinagpatuloy na rin niya ang pagbigay ng hangin patungo sa baga ni Champion hanggang sa marama ang kaunting pulso nito. Matapos niyon, tinanggal niya ang harness at sa tulong na rin ng kanilang kasama, naibaba niya si Champion at doon nila isinagawa ang CPR. Si Champion ay dahang-dahang nagkaroon ng ulirat bago dumating ang mga paramedics at sa huli, he was full recovered. Sa kabilang banda, si Rocco Morabito ay nagmamaneho noon sa kahabaan ng West 26th Street noong araw din yun, July 1967, para sa susunod na assignment. Nang matanaw niya si Champion nakabitin
nagpatiwarik sa poste. Agad siyang tumawag ng ambulansya at dinakma ang kanyang kamera. Nadaanan ko muna ang mga lineman na ito na nagtatrabaho at pumunta na ako kung saan ako nakatalaga. Sabi ni Murabito. Kinuhanan ko muna sila ng mga at least 8 kopya ng litrato doon mismo sa strike. Akala ko makakabalik pa ako sa strike upang kumuha pa ng mga dagdag na litrato. Subalit, nang sinubukan ni Murabito na bumalik sa mga lineman, nakarinig ako ng sigaw. Pagkatingala ko, ay nakita kong isang lalaki ay nakabiting patiwarik sa poste ng kuryente. Diyos ko po! Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Kinuhanan ko agad siya ng larawan. Si J.D. Thompson ay halos takbuhin na niya paakyat ng poste. Ang buha ko naman ay nagpunta sa aking sasakyan at agad akong tumawag ng ambulansya. Bumalik ako malapit sa may poste at nakita kong si J.D. Thompson ay patuloy nagbibigay ng hangin kay Champion. Tumalikod muna ako. Malayo hanggang sa tumama ako sa isang bahay at hindi ko pwedeng pumunta sa mas malayo pa. Kinuhanan ko uli sila ng isa pang litrato hanggang sa narinig ko si Thompson ng sigaw sa baba. Humihinga na siya uli! Si Murabito ay nag-grab ang opportunity na kuhanan ang bawat serye habang nahihirapan si Thompson na tulungan niyang maibalik ang buhay ng kanyang kaibigan sa pamamagitan ng pagbigay ng mouth-to-mouth resuscitation. Sapagkat hindi naman talaga niya ito umakyat upang mabigyan ng lunas at hindi naman kasi siya si Superman, di ba? Isa lamang siyang photographer dito sa panahong ito. At yan lang talaga ang maibibigay niyang tulong. At syempre, ang pagtawag niya sa ambulansya. At sa huli, nakita niya si Champion na nagsisimula ng gumalaw at nabigyan ng buhay. At mukhang bumalik na sa kanyang ulirat at nakaalala. Sa kalaunan, naidala rin si Champion sa ospital na may sunog. Dahil dito, si Rocco Murabito ay nanalo ng 1968 Pulitzer Prize para sa mga spot news photography para sa The Keys of Life. Ang litrato ay nailathala sa mga pahayagan sa buong mundo kung saan marami talagang humanga sa katapangan na ipinakita ni J.D. Thompson. Ang nakakahanga pa dito ay hindi lang nakasurvive si Champion sa pagkakakuryente dahil kay Thompson. Nabigyan rin siya ng pagkakataong mabuhay ng 35 years at namatay siya noong 2002 sa edad na 64 na taong gulang. Ang istorya ay na-update ng isang may-akda na si Jeff Valin na ilathala niya ito noong July 3, 2017 alas 7 ng gabi at na-update na rin ng alas 11 ng umaga, July 4, 2017. Ayon dito, ang retired na electrical lineman na si J.D. Thompson ng Jacksonville ay sinariwa ang panahong nailigtas niya ang kanyang kaibigan at kasama sa trabaho, kung sa akilala sa buong mundo ang litratong The Keys of Life. Maraming tao talaga ang hindi makapaniwala na 50 years ago na pala ang lumipas matapos ang pangyayari niya.
Sabi ni Thompson sa First Coast News noong Lunes, kahit ako nahihirapang paniwalaan na sobrang tagal na pala. Sa pangangasiwa sa pag-CPR sa ka-teammate niyang si Randall G. Champion, na sa mga oras ngang iyon ay inakala niyang namatay si Champion sa pagkakahawak sa linya ng kuryente. Ang pinamagatang The Keys of Life, ang larawan kuha noong siya ay nasa 20 taong gulang pa lamang bilang isang lineman sa City Electric, na ngayon ay tinawag na JEA dahil sa magandang imaheng ipinakita ni Thompson. Ayon kay Thompson, sa mga oras na iyon kasi nahawakan ng apat na kamay niya ang mainit na linya ng kuryente. Sa pagkakagunita ko at ang electrical na may kuryente ay lobas ito sa kanyang kaliwang paa at lumika ito ng butas sa kanyang paa. Paliwanag ni Thompson. Ang pinsalang ito kay Champion kasama na ang sunog nito sa kaliwang paa ay nangangailangan ng skin grafting at maraming buwan ng pagpapagaling. Pero kung ang 2,400 boltahe ang pumasok at naging sanhi sa kanila, ay maaari talaga nila itong ikamatay. This photo was Rocco Morabito with his famous photograph. Champion, Thompson, and Morabito gathered in 1988 to commemorate the last day of the Jacksonville Journal. Morabito captured the scene in a series of 5 photos. The photos run on page 13 inside the Jacksonville Journal. The second photo from the left ran on the front page of the same paper and was dubbed The Keys of Life. Ito naman ay ang aking obra.
Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and comment.